Ano, wala lang pera. Hindi pa pwedeng kahit pa pala yung magsimula ka sa sarili. Yun. Kaya, because in reality, ongoing formation must be responsibility of the person himself. And it starts with himself. Kasi pag wala lang sa kanya, hindi pahihirapan na ipapadalo sa parang mga formation na courses, pero hindi pa naman nakakapagpasigurado sa kanya sarili, hindi pahihirapan. Kaya ito, nabibigay sa inyo ay it's a form of self-help. Self-help. Para kahit wala pa tayo sa mga formation courses, especially with spiritual life, ay makakapagpasigurado tayo. And after we have started with this, eh, yung mga other formation spirituality courses would be quite easier because we have gotten in touch with ourselves. Kaya title dito ay Consciousness Examen by George Asset Brenner, S.J. Abridge ito. Ngayon, kung gusto ninyo na yung full, yung hindi abridge, eh, meron ako man sa inyo, hindi pa nagpapadala ko sa inyo ng mga reflections. Sabihin nyo, Bishop, padala mo yung full text nito, sabi nito email address, and ipapadala ko sa inyo. Kasi mas madali, wala kang gaanong gastos at mamadali yung kapawal lang sa inyo. Okay, we go. Examine of consciousness. Wake up in the consciousness and experience of each one of us are two spontaneities. One food and for the another evil and done for God. Dalawang yun. Para sa mabuti, para sa masama. These two types of spontaneous urges and movements happen to all of us. Normally, naturally, just happens. For one ego to love God with his or her whole being, the challenge is not simply to let the spontaneous happen, but rather to be able to sift out these various spontaneous urges and give full existential gratification to those spontaneous feelings that are from and for God. Hindi po kahit nagustuhan, ayun na, hindi po kahit hindi nagustuhan, ayun na. Kinakailangan pagnilayan. Magiging touch doon sa galing sa Diyos. But we must learn the feel of this true spirited spontaneity. Examen has a very central role in this learning. When examen is related to discernment, it becomes examen of consciousness rather than of conscience. Merong distinction, examen of consciousness and examen of conscience. But what's the difference? Examine of conscience has narrow moralistic overtones. The prime concern was with what good or bad actions that we had done each day. Yung patatulad ng mangyari sa ating kanina. Ano yung mga nagawang masama, ano yung mga nagawang mabuti, pero tapos na. In examine of consciousness, the prime concern is not with the morality of good or bad actions. Hindi yun ang pinag-usapan. Rather, the concern is how the Lord is affecting and moving us, often quite spontaneously, deep in our own affective consciousness. So, wala pang judgment. Bakit? Sapagkat nililigawan pa lamang. The word, doon sa bandang muli, affecting, nararamdaman yun. Consciousness, dahil alam mo, alam mo yung nangyayari doon sa iyo. We are talking of movements. Wala pang judgment yan sapagkat hindi ka pa nakakagawa ng aksyon. Pero ito nga ang mga eh, ito yung maganda eh. Hindi ka pa nagkakasala. Eh, at doon sinasala mo na. What is happening in our consciousness is prior to and more important than our actions, which can be delineated as theoretically good or evil.
We are experiencing the drawing of the Father, John 6:44, in our own existential consciousness, while our sinful nature is quietly tempting us and luring us away from our Father in subtle dispositions of our consciousness. Pero igual que sa mga bata, and then sa recruiter, the angel, and then sa recruiter, the devil. Yeah. Yung matanda na tayo, ito yung progression. Pero pareho lang yan. Tayo ay nililigawan, tayo ay tinutukso, tayo ay tinukunbins, tayo ay tinatakot, lahat na. Pero dalawa lamang direksyon. Pupunta sa mabuti, pupunta po sa masama. And we are concerned about the moment when this is happening. So in this examine of consciousness that we are concerned with, so that we can offer it and let happen the beautiful spontaneity in our hearts, which is the dust of our Father and the Virgin of the Spirit. Offer it, let it happen. Umapanyag. We are talking about an experience in faith of growing sensitivity to the unique, intimately special ways that the Lord Spirit has of approaching and calling us. Obviously, it takes time for this growth, hindi automatic. Kaya katulad nito, pagkatapos na, pagkatapos nito, ibig sabihin, alam mo na. It needs more time to read and hear it. I would like to advise you, kung gusto niyo na full text, that is a minimum level. It takes time for this growth. Ano yun? That awareness, that sensitivity to the movement of God in me, attracting me to what is in you. Examine is a daily renewal. Araw-araw na nangyayari. And growth in our identity, this unique, fresh spirit person being loved by God and called by Him, deep in His personal account. So, ito, hindi ito pag-iisip, hindi ito know something about a reality outside of myself. I am trying to get in touch with what is happening to me, nararamdaman, nalalasap, tumatalab. Kasi God is working in me and taking me as a whole person. Hindi lang dito sa pag-iisip. And it happens every day. It happens every moment of my life. Because God, at every moment of my life, there is that tug of war between what is good and what is bad. Examine assumes real value when it becomes a daily, experience of confrontation and renewal of our unique priestly identity and how the Lord is subtly inviting us to deepen and develop this identity. We do not make it just as a Christian, but as this specific Christian person with a unique vocation of grace and faith. The examine is a time of prayer. Dito, pinip ka natin na pasiraya ko bilang isang pare. At hindi lamang pare, ako bilang isang poro-poroko. Ako bilang isang poro-poroko dito sa specific na ito ng parokya. Kahit it has its own specific and unique experience dito sa parokya. And okay, dito, it is a time for prayer. The dangers of an empty self-reflection. Kasi pwede magkaroon ng reflection na empty, pwede rin mag-full. For an unhealthy self-centered introspection are very real. Yan, hindi po pwede nagre-reflect ano na. On the other hand, the lack of effort at examine and the approach of living according to what comes naturally keeps us quite superficial and insensitive to the subtle and profound ways of the Lord deep in our hearts. Examine slips to the level of self-reflection or self-perfection if it perdures at all. Ano ba nung pinagkakaiba?
breathing, self-reflection or self-perfection. Ito yung how to ganyan. Yung kung paano siya drive ng dakma. Paano ka papakabuti? Pwede naman, ang hindi kasama sa usapan. Yes. Ganda yun. Pero ang ating concern din, pagpapakabuti, bakit? Sa pagkat yun, ang gusto mong mayari sa atin ng Diyos. Yun ang direction na hindi tayo magpapakabuti dahil na pag ika'y mabuti, marami kang kaibigan. Hindi yun. The Father reveals to us at His own pace the order of the mystery of all reality in Christ, as Saint Paul says to the Colossians, those to whom God has planned to give a vision of the full wonder and splendor of His secret plan for the nations. The personal experiences in many subtle, simply non-verbal ways, this revelation of the Father in Christ. Okay, dito, very subtle. Chiefly ng verbal. Ito, ito naman tayo ang relationship pa. Sa mga magkakaibigan, ang daming nangyayari na non-verbal. Sa mga mag-asawa, ang daming nangyayari na non-verbal. Pero nagkakasundo, nagkakaintindihan because of the experience na nangyayari. Nagiging sensitive sa isa't isa. Bakit? Sapagkat binibigyan ng panahon at binibigyan ng attention ang aksyon ng bawat isa. Ito rin ang nangyayari. The presence of the Spirit of the risen Jesus in the heart of the believer makes it possible to sense and hear this invitation of challenge to order ourselves to this revelation. Prayer is empty without this offering response. Eh bakit pa? Wala namang may mangyayari. Kung sa kami sa proposal ko si Mrs. Dos Baños, matanda ko siya. Dos Baños. Isa ang PBC. Linda, wala ng konsepsyon. Siya daw ay nasasaktan dahil sa iyo nagmamahal. Pag hindi ka nagmamahal, wala kang pakialam, hindi ka masasaktan. Ganito rin, pag ikaw ay pag-interested the reality of hearing and sensing, mayroong response. Pag walang pagwalang ng demand na response and if you don't respond, wala kang pakialam. This kind of reverent, close-eyed, and non-moralistic ordering is a work of a daily examen to sense and recognize those inferior creations of the Lord that guide and deepen this ordering from day to day and not to cooperate with those subtle insinuations opposed to that ordering. Without this listening to the Father's revelation of His ways, which are so different from listening from our own, examine again becomes the shaping up of ourselves with this human and natural self-perfection. Or even worse, it can become the self-distorting of ourselves to our own ways. Ito, hindi distinguish yung shaping up of ourselves. Human and natural self-perfection. Okay naman yun. But there is something more beyond that. So that examine is important. It's an important means of finding God and finding God again. Don't we? Yes, because God is in heaven. It's just a matter of finding Him. The specific exercise of examining is ultimately aimed at developing a heart with a discerning vision to be active not only for one or two quarters of periods in the day, but continually. This is a gift from the Lord, so we must constantly pray for this gift,
but we must also be receptive to its development within our hearts, a daily practice of serving is essential for this development. Ikanino pa natin pinag-uusapan yung examen na pinagwala mo natin dinidispend. Ano ba yung examen yan? Ano ba yan? Hindi ba yung trabaho yan? Ito na yan. The five steps of the exercise of examen as presented in the spiritual exercise of Saint Ignatius of Loyola are to be seen and gradually experienced in faith as dimensions of a Christian consciousness formed by God and His work in the heart as it confines and grows within this world and of all reality. Meron five steps. There is no ideal time or location for the five elements of the examen each time, but rather a daily organic expression of the spiritual mode of the heart. At one time, you are drawn to one element longer than the others, and at another time, to another element of the heart. Ano yung time na yan? Okay? Yung mga nagmamahalan, nagawa ng paraan para magkasama. Ngayon, hindi mo po sa prayer na kung kailan kayo. Now let's now take a look at the format of the examen as presented by St. Ignatius in his paper of exercises number 43. In light of his previous comments on examen as the certain consciousness of the world. Yung kumaan ko kanina, introduction na ako yun. That's what prayer is.
Lord, pinakauna ha. Petition, Lord, di ko kaya. I am not capable. Tulungan mo. Second, reflective thanksgiving. The stance of a Christian in the midst of the world is that of a poor person, possessing nothing that even himself, and yet being gifted at every instant and through everything. When we become too affluently involved with ourselves and deny our inherent poverty, then we lose the gifts and either begin to make demands for what we think we deserve, often leading to angry frustration, or we blindly take for granted all that comes our way. We can go frustrate, we take it for granted. Nawawala. Nawawala ang element ng Diyos. Only the truly poor person can appreciate the slightest gift and feel genuine gratitude. The more deeply we live in faith, the poorer we are, and the more gifted life itself becomes humble, joyful, thanksgiving. This will gradually become an element of our abiding consciousness. Somebody is grateful dahil wala-wala na eh. Salamat na lamang at pinagkalooban natin. So that is our stance as we face before God in the examine of consciousness. Isang taong wala-wala, pero lahat pinagkalooban doon sa gana. Our gratitude should enter on top of three uniquely personal gifts that each of us was blessed with, whether large and obviously important or tiny and apparently insignificant. There is much in our lives that we take for granted. Gradually, it will lead us to the realization that all is gift. All is gift. Practical survey. Practical survey of actions. Ayan. Ang pag-ino natin dito 1 and 2, nilagay lamang yung ating sarili sa disposition, sa tamang disposition before God. Ngayon, naroon na. The third, in this third element of the examen, ordinarily we are asked to review in some specific detail our actions for that part of the day just finished. So we can catalog them as good or bad. Just that we shouldn't do. Yun ang sinasabi dito. Ay, ito, mabuti ay masama, ay mabuti ay masama. Ito hindi ko kang pagminawa, ito dapat ko pa. Sabi, hindi yan ang consciousness examen. Yan. Hindi, examination of conscience yan sa atin. Pero iba yung consciousness examen. The operative questions are, what has been happening in us and how has the Lord been working in us? What has He been asking us? And only secondarily are our own actions to be considered. This part of the examen presumes that we have become sensitive to our interior feelings, moods, and slightest urges, and that we are not frightened by them, but have learned to take them very seriously. So, dito, ang concern ay, ang attention ay nasa Diyos. Hindi yung secondary lang yung ginawa ko. Ang attention ay nasa Diyos. Kung paano naman nagtrabaho ang Diyos at ang Diyos ay magtatrabaho sa aking sarili. Makalagay dito, it presupposes that we have become sensitive to our interior feelings, moods, strengths, purpose. So, ito yung nagtatrabaho sa akin para ako'y kumilos. Kaya naman ako kumikilos eh, dahil gusto ko. Gusto ko dahil I feel good. Kaya hindi ko ginagawa ito eh, ayaw ko. Dahil ako'y nahihirapan. Pag sinabi ko nahihirapan, there is that feeling in God. Eh, it presupposes that I am in touch with all of this na hindi ko ipinatatakot. Dito mga ganitong bagay. Dahil dito nagtatrabaho ang Diyos. Dito nangyayari yung attraction. Dito nangyayari yung pagkakamang demonya at saka ng mga adik ko ng Diyos. So, it presupposes na hindi ako manhid.
na medyo mahirap-hirap ito because we have been trained to use this. Ito, this good or this evil that was matawag dito. Dito naman nagtatrabaho yan. Dito nangyayari yung mag-action eh. So, we have to take these feelings seriously. At saka maganda naman ito, feelings are neutral. Feelings are neutral. Huwag natin ikatatakot yung feeling. Hindi naman kasalanan yun eh. Na ikaw ay natatakot, hindi naman kasalanan yun. Na ikaw ay nasa sexually attracted, hindi naman kasalanan yun. Na ikaw ay nabututa, hindi naman kasalanan yun. Nagiging kasalanan lamang yun, o nagiging virtue, depende doon sa iyong desisyon. Tapos nito. Kaya we need to get in touch, to kahit kahit hindi comfortable, ay to stay with these feelings. So, pagkat makikita natin na ito ang dahilan kung bakit ako nag-design dito. Ito ang dahilan kung bakit dito ako nag-design. At least alam ko, napapahawakan ko at hindi akong ginahawakan ito. It is here in the terms of our affectivity feelings. So spontaneous, strong, and shadowy at times. Hindi ko alam, magandang na pala. Nakapag-design na pala ako. But God moves us. But God moves us and deals us with us most intimately. These interior wounds, feelings, urges, and movements are the spirits that must be sifted out, discerned, so that we can recognize the Lord's call to us at this intimate core of our being. This pursues a real faith across life, that life is first listening, then acting in response. The fundamental attitude of the believer is one who listens in as many different ways and on as many varied levels. The listener can discern the word and will of the Lord manifested to him. It is the attitude of receptivity, passivity, and poverty of one who is always in need, radically dependent, conscious of his country. Critical in words, receptivity, passivity, poverty, bakit? Dahil Diyos ang nagtatrabaho. Radically dependent, conscious of His creature. Bilang ng Diyos. Hence, the great need for interior quiet of peace and the passionate receptivity that attunes us to listening to God's word at every instant and in every situation and then responding in our own activity. So, kita niya yung distinction na muna ay interior quiet, peace, passionate receptivity, listening to God's word. Then, pagkatapos pa lamang ay yung response. Well, ang response ay either for God or God or against God. Pero at least, ano mo, meron din dito space dito. Dito sa space na ito, dito nangyayari yung pagpupulay, paninilay, pagpupulay mo na. Mahalaga, kontrolado mo ito. Alam mo na nangyayari ito. Meron kang pwede gawin dito. And because of that, makakapag-design ka. At hindi yung huwag na rito, nadadala ka na lang kung ano nangyayari dito. And so, our first concern here is with this subtle, intimate, effective way in which the Lord has been dealing with us during these past few hours. Perhaps we did not recognize Him calling in that past moment, but now our vision is clear. Yun ang pinagbabalikan. So, itong nangyari kung paano doon sa mga feelings ko, doon sa mga movement, doon na nagtatrabaho yung aking Panginoon. And then, pagkatapos yung makikita ko, pagkatapos yan, ito naman yung decision ko. So, what is an
ang ating element na hindi lamang yung na ako ay gumawa ng mabuti o masama. Kundi, bago ako gumawa ng mabuti o masama, meron na mangyari. Yan ang pinagbabalikan ko. Sapagkat, kung ito'y pagbabalikan ko, doon makikita kung paano ang Diyos ay kumikiro sa akin. Kasapagkat, pagkat natin ang action, nangyari na eh. Nangyari na yung action. Secondarily, our concern is with our actions insofar as they were responses to His calling. So often, our activity becomes primary to us and more sense of response in our activity is lost. We become self-moved and motivated rather than moved and motivated by the Spirit. We become self-moved and motivated. In contrast with motivated by the Spirit, bakit motivated by the Spirit? Kasi dito sa exam na ito, nakikita ko kung paano nagtatrabaho yung Holy Spirit sa aking damdamin. At doon ay ako'y kanyang nilinigawan, ina-attract. In the light of faith, it is the quality of responsiveness of the activity more than the activity itself which makes the difference for a kingdom. Ulit, in the light of faith, it is the quality of the responsiveness of the activity more than the activity itself which makes the difference for a kingdom. Kapagat yung activity, nakapag-desisyon ka na. Ang merong way ay yung ano yung nangyayari bago kang mag-desisyon. Sa pagkatoon ay niniwi, ito ba ay para sa Diyos o laban sa Diyos. And then, pagkatapos yan, ano na yung activity? Pero activity mo na lamang nangyayari. And the virtue, by a sinfulness, ay nangyayari. Sa pagkatag-decide ka, lalang gumawa o hindi gumawa. When you become sensitive and serious enough about loving God, you begin to realize some changes must be made. We are deficient in so many areas and so many defects must be done away with. But the Lord does not want all of them to be handled all at once. Usually there is one area of our hearts where He is specially calling for conversion.